So, ang unang activity natin for this quarter, mag-install tayo ng isang valve na kinokontrol ng isang SPST switch using open wiring. Tignan natin yung ating protective device, syempre. So, circuit breaker. So, rated 15 amperes. Tamang-tama lang para sa lighting system. So, next is our receptacle. So, ito yung receptacle na gagamitin natin, no? Next, so, incandescent bulb. Ayan. Sunod, yung ating SPST switch. Okay, SPST switch. So, meron din tayo syempre yung wire. So, yung binili kong wire ay number 14 AWG. TW yung kanyang insulation. Solid wire. Okay. So, syempre, meron tayong junction box para sa receptacle natin and utility box para naman sa switch natin. At meron tayong mica tube. So, para saan yung mica tube? Yung magsisilbing protection ng wire natin para hindi siya madaling mabalatan or magasgas. Okay? Then, meron din tayong flat cord. So, kapag iti-test na natin yung circuit natin at kailangan na natin siyang isaksak or i-energize, so, flat cord together with male plug. Siyempre, hindi naman natin may install yung mga split knobs natin kung wala tayong screw. So, meron tayong 2 inches at meron din tayong 1 inch na haba ng wood screws. Okay? At ang star ng ating circuit, ito, yung mga split knobs natin. Wow! So, mga tools naman na gagamitin natin. So, sa paglapat ng mga measurements sa ating wiring board, meron tayong pull push rule. Then, para horizontally and vertically aligned ang mga linya, gagamit tayo ng spirit level. Okay. So, imbis na lapis ang ating gagamitin pang marka sa wiring board, gagamit tayo ng chalk. What? So, why chalk? Pag lapis kasi yung ginamit natin, medyo mahirap siyang burahin. So, para mas madali siyang burahin. Then, sa mga following activities natin, mas madali natin siyang malagyan ng panibagong layout. Okay. Okay, mga set of pliers, kumpleto tayo dyan. Meron din dito sa baba. Meron din tayong Phillips screwdriver at flat screwdrivers para ma-install natin yung ating split knob sa wiring boards, yung ating junction boxes, receptacles. So, and after nating magawa yung ating activity, siyempre, kailangan natin i-test kung tama yung circuit natin. Gagamit tayo ng multi-tester. Kahit activity lang, no, sanayin natin yung sarili natin na magsuot ng mga PPE. No? Personal protective equipments. So, basic lang naman. Kung may hard hat tayo. Then, goggles, protection para sa mata din. Siyempre, yung ating gloves. Basic ano lang. PPE. Hindi naman kailangan na masyadong matinding pang malupitan. So, let's start our activity. Okay. So, una natin i-layout yung pagkakabitan ng ating circuit breaker. So, based dun sa diagram, wala namang sukat kung saan tayo mag-install ng ating circuit breaker. So, mag-alat na lang tayo ng 20 centimeters. So, sa taas ng ating wiring board, then sa side. So, kuha tayo ng chalk. Okay. So, susukat tayo ng 20 centimeters taas. Okay. Markahan lang natin yung ating wiring board. Then, extend natin yung
gamit ang ating spirit level. So, ganito lang siya. So, para sigurado tayo na straight or level yung ating linya, so, yung bubble ng spirit level kailangan nasa gitna. Again, extend natin yung linya. Okay. So next, yung patayong linya naman. So sukat ulit tayo ng 20 centimeters. Okay. So double check natin. 20 cm. Okay. So extend ulit natin yung linya pababa naman. So this time, dito naman sa bubble na to tayo titingin. So hawakan lang mabuting spirit level para hindi siya tumalaw. Okay. So dito ngayon natin i-install yung ating circuit breaker. Okay. Sunod, so, susukat tayo ng from circuit breaker hanggang dito sa point na to, susukat tayo ng 40 centimeters. Okay, so 40, markahan natin. Then, extend ulit natin yung linya. From circuit breaker, nakuha natin yung 40 centimeters. Sunod natin itong sukat na to, which is 50 centimeters. So, mula dito, sukat tayo ng 50. Okay. So, markahan ulit natin. Then, extend natin yung linya. So, nakuha na rin natin yung pupwestohan ng ating bulb. Okay, so, ang nahanap lang natin yung pagkakabitan ng ating switch. So, ang measurement niya ay 40 centimeters. So, mula dito, sukat tayo ng 40. Yun. Then, extend ulit natin yung linya. So, dito natin i-install yung ating switch. Okay. So, pwede na nating install ngayon yung ating circuit breaker, junction box para sa ating bulb, then yung ating utility box para sa ating switch. So, install na natin. Okay, so ito, unahin na natin itong ating junction box. So, meron siyang mga, pagbagong bili, meron pa siyang mga nakakalagay na knockout.
So, tatanggalin natin yung knockout. So, isa lang kasi dito lang naman dadaan yung wire natin sa isang butas. So, hayaan lang natin nakakabit yung iba para yung wire sa loob secure pa rin. Okay? So, isi-center lang natin siya dun sa ginawa nating layout. Kukuha tayo ng Phillips screwdriver para ma-install siya. So, yung screw na gagamitin natin, 1 inch lang. Okay? So, isi-center lang natin siya rito. Then, ipifix natin. Oops, sorry. Alam, mahulog! Alam, mahulog! So, yung junction box natin, wala bang butas, no? Kaya medyo inuwersa ko muna. Para ma-ibaw natin yung una natin tornilyo. Then, para mas matibay siya, dagdagan pa natin ang isang screw. So, 2 screws, okay na yun. Hindi naman na siya matatanggal. So, naikabit na natin yung una natin junction box. Sunod natin ay ang circuit breaker. So, tanggalin lang muna natin yung case niya. So, kapag natanggal yung case ng circuit breaker, ito yung itsura niya. Ayan. So, install lang natin. So, dito or dito. So, 2 screws lang din. Okay na siguro. Kuha ulit tayo ng 2 1-inch black screws para install itong ating circuit breaker. So, ganun ulit. Sa sentro lang natin siya. So, ingatan natin mabagsak ang circuit breaker, ah. Medyo mabigat. I mean, mabigat yung gastos pag nasira yung circuit breaker natin. Oops, nalaglag na naman, ah. Yan. So, isentro. Mabuti. Bago natin i-fix. Next. Okay. So, next natin yung utility box. Okay. So, ganun din, kagaya nung sa junction box, tinanggal na natin yung knockout niya sa taas kasi diyan papasok yung wire. So, yung isa sa ilalim, kailangan ibalik natin. Yan, para secure, sarado yung utility box natin. And install na natin siya.
So again, isentro natin siya rito. Parang gumawa tayo ng crosshair. Doon natin itatapat yung utility box. So, nakakabit na yung circuit breaker, ang junction box, then utility box. So, doon natin ikakabit yung ating mga split knobs. So, medyo tricky. Tsaka meron tayong rule na sinusunod sa pag-install ng split knob. So, yun. Sunod natin. So, magkakabit muna tayo ng tagdadalawang split knobs dito sa malapit sa ating circuit breaker, dalawa sa junction box, dalawa sa utility box. Okay? So, dun sa rule na ating susundin sa pag-install ng split knob, dapat yung distance ng dalawang wire, magkalayo sila ng 6 centimeters. Saan ba yung 6 centimeters? So, ito. Ayan. So, 6 centimeters. Ganyan dapat yung distansya ng wire sa isa't isa. So, kailangan gumuhit tayo ng dadaanan ng wire na 6 centimeters ang layo sa isa't isa. Okay? So, yun yung standard na sinusunod natin kapag mag-install tayo ng split knob. So, bago natin siya install, lilinya ulit tayo ng 6 centimeters. Yan. Para alam natin kung saan natin ipapwesto yung mga split knobs natin. Okay. So, kukuha ulit tayo ng chalk at saka ng pull push rule. So, since ito yung sa gitna, sabi nga natin, 6 cm yung layo ng dalawang conductor. So, mag-measure na lang tayo ng mula sa center, dalawang 3 cm. Okay? So, 6 cm naman, ano yan, yung tawag dito, minimum requirement. So, pwede siyang medyo lumapad ng kaunti, pwede maging 8 or 10, basta wag lang siyang mas lalapit pa sa 6 centimeters. So, dito, nagsukat tayo ng 3 centimeters. 3 din dito sa kabila. Okay? So, 3 centimeters. 3. Tapos, extend natin yung mga linya mamaya. 3. 3. 3. 3. Okay. So, pwede na natin extend yung mga linya. Gagamit ulit tayo ng spirit level. Loong natin konti.
Yan. So, kompleto na yung mga linya na dadaanan ng ating wire. So, tingnan, sukatin ulit natin. Tingnan natin kung pasok siya dun sa 6 centimeters na minimum requirement. Okay, so dito, medyo lampas siya ng konti. Good. Lampas din ng konti. Good. Okay. So, hindi naman siya less than 6 centimeters. So, good siya. So, pwede na nating install yung ating mga split knobs. So, this time, ang gagamitin nating screw ay 2 inches yung haba. Okay. So, tamang-tama lang siya. Okay. So, kapag bumili tayo ng split knob, ang kasama niya talaga ay pako. Pero, tinatanggal ko yung pako kasi kapag binatak mo yung wire sa split knob, usually, nahuhugot din agad. Kaya para mas matibay yung pagkakapit ng split knobs sa wiring board, sa kahoy, nireplace ko yung pako ng screw. Okay. So, install lang natin siya sa gitna ng mga guhit. So, huwag natin siyang ibaw ng gusto kasi papasukan pa natin siya ng wire. Okay? So, ipapwesto lang natin. Sunod. So, make sure na katapat siya ng parallel siya dun sa una mong kinabit na split knob para maganda-ganda naman tingnan. Ayan. Dalawa dun sa ating junction box. Unas pawis. Ay. Okay, game ulit. Ah, tubig muna, tubig. So, every now and then, pahinga rin, di ba? Pag may time, yung may tubig. Okay. Let's go. Let. Hey. So, dalawa pa na sa utility box. Okay. So, ngayon yung mga kantuhan naman. Dito, 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 dito. Dun sa mga lilikuan ng wire natin. So, 1, 2, 3, 4. Yan naman yung installan natin ng split knobs. Thank you.
Okay. So, pwede na ba nating ilagay yung mga wire? Okay, the answer is no. So, kailangan muna nating masigurado na yung distansya ng mga split knob sa isa't isa ay ...30 cm or more. Okay, so dapat hindi siya... Ay! Less than 30 cm. So, 30 cm yung maximum. Hindi siya pwedeng... Minimum pala. Hindi siya pwedeng... Tumumpa sa 30 cm. Kasi... Mabuhay. Or parang lalawlaw yung wire natin. Ayun, yung tamang term. So, para snappy, sturdy, yung ating wire dito sa split knobs, ang standard ay at least 30 cm yung 30 cm apart yung mga split knobs. Hindi pwedeng lumampas sa 30 cm. Pwedeng less than 30 cm pero not more than 30 cm. Ayun. Okay, so malinaw ha. So, sukatin natin yung distance. So, mula dito sa linya na to, so, 27. So, pasok siya dun sa standard. Ito naman. So, 35. So, hindi na siya pasok. So, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng isang split knob pa sa pagitan nila. So, nasa sa inyo kung saan nyo papwesto. Pero, ang ginagawa ko sa gitna. Para mas matibay siya. Okay, so maglalagay pa ako ng isa dito sa gitna. So, dito sa linya na to, meron tayong 44. So, again, magdadagdag tayo ng isa. Dito, 52 cm, magdadagdag tayo ng isa. Na lang natin to para maganda-ganda siyang tingnan. Ayan. Bak-bak. Okay. So, natitira na lang itong linyang to. Yung katabi niya, tingnan natin. So, pasok din, 28. 26. So, ito na lang ang dadagdagan natin. So, 63. So, maglalagay tayo dito sa 30 mark. Kakapusin pa rin. Ang ilalagay natin ay dalawa pa. 2 additional split knobs. So, dito natin siya ilagay.
Kompleto na yung mga split knobs natin. Ngayon, pwede na nating ilapat yung ating wire. Okay, so pwede na nating linyahan yung circuit. Para tuloy-tuloy yung pag-install natin ng conductor dun sa circuit natin mamaya, puputol na tayo na itong mica tube. So, again, yung mica tube, siya yung magpuprotekta sa conductor natin kapag papasok na siya dito sa mga electrical boxes natin. Okay? So, dalawa dito sa circuit breaker. Dalawa dito sa junction box. Dalawa rin sa utility box. Pwede na natin linyahan yung circuit natin. So, hawak ko ngayon tong solid wire natin. So, babalatan muna natin siya bago natin i-terminate dun sa circuit breaker natin. So, kapag mag-terminate tayo ng wire sa electrical devices natin, so, ang standard dyan ay 1 cm to 1.2 cm. Pero sa circuit breaker natin, dodoblehin natin yung sukat na yun. Gawin natin at least 2 cm. Kasi tutupin natin sa gitna. Para kapag tinornilyo natin siya dun sa circuit breaker natin, mas maganda yung kapit niya. Hindi siya basta-basta mahuhugot. Ayan. So itutupin lang natin siya sa gitna. Bago natin siya i-terminate dun sa circuit breaker. Lulusot na rin natin yung mica tube dito sa wire natin. Okay. Then, pwede na natin siyang i-terminate. So, make sure na nakakapit mabuti yung wire natin dito sa screw ng circuit breaker. Okay? So, after nyan, pwede na natin siyang ilusot dito sa unang split knob. So, again, yung pag mag-install tayo ng electrical circuit, no? Lagi natin tandaan yung sequence na sinusunod natin. So, from source, papunta sa load, then load, papunta sa switch, then switch, pabalik sa source. So, yun yung sequence na susundin natin. So, pwede na natin siyang lagay dito sa split knob. Okay, so iikot lang natin siya. Ayan. Okay. So, kung papansin nyo, dito ako nag-ikot palabas. Ayan. Para yung wire, dito siya sa labas ng guhit mapupunta. Hindi natin siya iniikot na papaganito. Kasi dito siya sa loob ng guhit mapupunta. So, mababiolate natin yung 6 cm rule. Kaya dapat dito siya sa labas. So, kapag nabatak na natin mabuti yung wire, pwede na natin higpitan to. Ayan.
then sunod na split. So yung linya natin na from source to load ay kumpleto na. So puputulin na natin to. Papasok natin sa junction box. So side cutting pliers. Ayan. Soft na rin natin yung mica tube sa kanya. Okay, susunod natin yung from load papunta naman sa switch. Again, soot na natin yung mica tube sa kanya. Thank you.
So, tuloy tayo dito. So, at ulit yung sunlight. So, tapos na rin yung load to switch line natin. So, sunod natin yung switch, pabalik na ulit dito sa source natin. Okay, so kung mapapansin nyo, no, mas malapad yung distance ng mga wires dito sa part na to compared dito. Pero okay lang yun as long as hindi siya mas masikip kesa sa 6 cm. So pwedeng mas malayo pa siya sa 6 cm, huwag lang mas malapit. So again, babalatan natin yung last
conductor na ikakabit natin dito sa circuit breaker. Again, 2 centimeters. Then, upisa, dalawa. Oops. Don't forget our Mikachu. Okay, so kompleto na siya, no? Source to load, load to switch, switch back to source. Ngayon, pwede na natin i-terminate yung ating switch, yung ating receptacle sa bulb. So, ito yung switch natin. Ano natin siyang i-terminate. So, mapapansin nyo yung switch natin, no? Meron siyang kanal dito. Mapapansin nyo. So, kapag binasa nyo yan, may makikita kayong nakasulat dyan na strip gauge. Okay. So, sa strip gauge nya, nakalagay 1.2 millimeters. 12 millimeters, sorry. So, meaning 1.2 centimeters. So, ibig sabihin, yun yung dapat na sukat nung tatanggalin yung balat dun sa conductor para maayos siyang maisalpak dito sa switch natin. Tanggalin lang natin yung plate cover niya, no? Babalatan natin tong dalawang wire dito. So, 1 cm to 1.2 cm. Previously on X-Men. Then, ikabit lang natin siyang maayos dito sa ating switch. Okay. So, isa dito, isa dito. Okay? Pwede rin dito, pwede dito. Hindi lang pwede yung dalawa rito. O dalawa dito. So, dito siya. Okay. So, ipifix natin siya dito sa utility box using electrical screws. So, kuha lang ako electrical screws. Ito yung electrical screws natin. Mapapansin nyo, wala siyang tulis. Tapos yung mga thread niya, mas masinsin kumpara dun sa mga ginagamit nating screws. Wood screws. So, yung proper orientation ng switch natin, no, dapat yung marking. Kung makikita nyo yung black sa switch, dapat nasa right side siya. So, yun yung proper orientation yan kapag i-install natin siya.
So, make sure na naka tornilyo siyang maayos, hindi umuuga. Okay, yung plate cover natin sa baka. Okay, so make sure na yung brand readable. So, ibig sabihin, hindi baliktad yung pagkakabit niya ng switch nila. Sunod natin yung receptacle. So, balatan ulit natin siya, 1 cm. Pwede na natin siyang i-terminate dito sa ating receptacle. Okay, so dito natin ilalagay yung dalawang wire. So lulubogan muna natin yung dalawang tornilyo dito. Okay. So gagamit tayo ng long nose pliers para mas madali natin siyang mailusog dito sa butas. Pipix na ulit natin siya dito sa junction box. Kuha ulit tayo ng dalawang electrical screws. Gigigil sa paghigpit na itong receptacle, no? Medyo malutong kasi yung ganitong klase ng receptacle. Pagka medyo napasikip kayo, babasag yung tornilyuhan niya. So, inat-ingat lang. Inat na yung hindi siya gumagalaw na natin pagkahigpitan. So, hindi na siya gumagalaw, okay na yan. Para hindi siya mabasag. So, pwede na natin ilagay itong ating incandescent bulb. So, ang kulang na lang dito sa circuit natin yung ating
plug cord at main plug para dito natin siya ikakabit sa circuit breaker, then pwede na natin siyang i-test at i-energize. So babalatan ko lang ulit tong plug cord natin. So 2 cm kapag mag-determinate tayo sa circuit breaker. Twist lang natin yung dulo para hindi malagas yung mga strands. Tapos tapi sa bitna. Then, circuit breaker. So ilalagay pala natin itong ano, housing nitong ating circuit breaker. So ayun, no? Medyo sumikip siya dito sa part na to. So dapat medyo lalagyan natin siya ng allowance para pag binalik natin yung cover ng ating circuit breaker, may ilalagay pa rin natin. So skip na natin yung housing ng circuit breaker natin, i-test muna natin siya kung okay yung circuit natin. Okay, so kunin natin tong ating multitester. So ito yung multitester natin. Set natin siya sa ohmmeter. So ito yung ohmmeter natin. So nasa range times 1K. Dalawa lang naman yung pagpipilian. O, pwede rin sa range times 10. So, check natin kung okay yung tester natin. Dikitin natin yung dalawang test prod. So, okay. Magalaw siya. So, dito itetest natin yung pinakadulo ng circuit natin, which is yung male plug. So, since nakakabit yung ating bug. So, dapat may makukuha tayong deflection dyan. Okay. So, meron. Ito ba?
off natin. Wala. On ulit natin. Kapag tinanggal natin yung valve. So, dapat wala siyang deflection. So, kung may deflection ka, wala ka namang valve, or naka-off yung switch mo, may deflection ka, ibig sabihin, may problema yung circuit mo. It's either shorted or grounded. So, ititrace mo yung problema. So, sa ginawa naman natin, okay naman siya. So, pwede na natin siyang i-energize. Okay, so, dito yung convenience outlet. Sasaksak natin siya. So, nilaw. So, ganyan lang kasimple yung first activity natin. One bulb controlled in one location by an SPST switch using open wiring method. So, next activity natin, mag-install naman tayo ng two bulbs controlled individually by separate SPST switch. So, dalawang SPST switch, dalawang bulb yung gagawin natin next activity. Okay? Thank you guys. Ayos ang activity for today.